The Raptors are closely monitoring the situation in OKC, where they feel Toronto native Shai Gilgeous-Alexander may grow tired of leading a rebuilding franchise. Nagmamatsyag ang Raptors sa up-and-coming star ng Thunder na si Shai Gilgeous. Umaasa nga kasi sila na madidismaya itong si SGA sa patuloy nga na pagre-rebuild ng kanyang team ngayon. Umaasa sila na magre-request din ng trade itong si Shai at doon susunggab ang Raptors para nga kuwanin siya via trade. Well, hindi naman masamang plano ito. Itong si Shai Gilgeous-Alexander ay native Canadian. Dito siya citizen at naglalaro nga siya for the national team ng Canada. So for sure na may interest itong si SGA na bumalik nga sa kanyang motherland, sa kanyang hometown. Pero ang problema nga dyan ng Toronto Raptors ay eto nga si Shai ay sinabi na itong nakarang interview lamang. I know what I signed up for when I signed a 5-year extension and I don't think we're gonna be losing for much longer. I believe in this team. So sa ngayon ay malabo na makuha ng Raptors eto nga si SGA. Pero maybe in the future, who knows, diba? Pero ngayon ay pag-usapan naman natin ang ating next balita. Itong ang Clippers team ay looking dangerous. Itong araw ang posibleng first unit at second unit ng Clippers team for the next season. They look really good on paper, to be honest mga idol. Para nga silang isang top contending team sa NBA. Full of scorers, defenders, playmakers, pati na nga rin mga shooter ang kanilang roster ngayon. Pero kagaya nga ng natutunan natin sa mga last season sa mga NBA teams, hindi nga sapat na maganda lang on paper ang team. Dapat patunayan din nila ito sa court, sa kanilang paglalaro. Pero for sure naman niya na magiging isa sa mga top team itong Los Angeles Clippers sa Western Conference dahil magbabalik na nga ng healthy itong si Kawhi Leonard, kasama niya si Paul George, tapos may kasama pa nga silang rest back na si John Wall. So abangan nga natin mga idol next season kung ito bang maganda on paper na Clippers team ay maganda rin on the court. Maganda rin ba ang kanilang gagawing paglalaro at talaga bang gagawin nila ang inaasahan ng maraming NBA analysts na isa sila sa mga top contending team sa NBA. At para na nga sa ating panghuling balita, ito ang naging assessment ni Patrick Beverley sa unang full practice niya kasama si LeBron James. It's just high IQ basketball. One thing I've learned about him seeing through the game is an elite passer. Probably one of the best to ever do it. Parang bang may pagkamangha itong si Pat Bev sa passing skills na itong ni LeBron James. Ngayong na-witness niya na nga ito bilang kanyang teammate at hindi na nga bilang kalaban niya. Para bang may different appreciation itong si Beverley sa galing ng pagpasa nito ni LeBron. At tandaan natin mga idol na first practice pa lang yan. Nakasama niya itong si LeBron pero gulat na nga itong si Beverley. Paano pa kaya kapag nasa season na? Siguro may aaminin at may sasabihin na naman itong si Beverley tungkol kay LeBron na kanyang ikinamangha.